pag-arap daw ni Marcel Soriano sa ano sa Senate hearing. Parang binabanggit po nila na parang you're involved sa drug something. Kami ni Well, daw po, Mr. President. Sa wakas, ito na ang pinakahihintay ng lahat. President Bongbong Marcos, nagsalita na at ito ang kanyang naging reaksyon sa paratang na nag-uugnay sa kanya at sa aktres na si Marcel Soriano sa illegal na droga. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Tinawanan lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinasabing mga dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency na nag-uugnay sa kanya at sa aktres na si Marcel Soriano sa illegal na droga. Ito ang naging tugon ng Pangulo nang tanungin siya ng media tungkol sa issue. Giit naman ni Executive Secretary Lucas Persamin na pilit lang umano na inuugnay ang Pangulo sa illegal na droga. Tanong pa sana. Pag-arap daw ni Matatanda ang nauna ng kumalat sa social media ang mga nasabing dokumento na siyang tinalakay sa pagdinig sa Senado nitong May 1, 2024. Pero itinanggi ng PDEA na may ganoong dokumento na galing sa kanila. Gustong malaman ni Senator Bato de la Rosa kung totoo nga ba ang mga dokumento at kung paano ito na ilabas sa social media. Wala tayong DDN na tao dito. Ang ating purpose dito is para malaman kung totoo yung mga dokumento na yon at bakit nag-leak kung totoo yon. At kung kailangan natin mag-legislate ng batas para i-penalize yung unauthorized disclosure. Ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales, iginiit na totoo ang mga na-leak na dokumento. Ibinigay raw sa kanya ng isang informant ang impormasyon noong 2012 sa loob mismo ng PDEA office nung siya'y nasa investigation service pa ng ahensya. Pero mariing itinanggi ng PDEA na may ganito silang dokumento sa kanilang record. Gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, eh wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari. Wala akong mapapala diyan masasampo publiko, kundi sabi ko nga kabatayan ang matatamo ko dahil nga doon sa mga sa seryosong impormasyon na nakalagay diyan at yun talaga ikagagalit ng mga taong nandiyan. Ang purpose kasi diyan to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Samantala, pinatawag na sa susunod na pagdinig ang vlogger na si Maharlika na siyang unang naglabas ng mga dokumento sa social media. Sinabi na rin ni Senator Bato de la Rosa na iimbintahan niya ang aktres na si Marcel Soriano para sa susunod na hearing para bigyang linaw ang naturang issue. Kahit ano pa pong drama ang nangyari doon sa Senado, pinatutuhanan po nung ahente yung kanyang ginawang pre-operation report at yung kanyang pangalawang report tungkol dun sa insidente na rin-report na isang confidential informant na nagdo-droga. Pinagbabawal na droga nga, gumagamit ng isang powdery white substance ang ating presidente at isang artista na si Maricel Soriano. Pagamat sana magsalita ang ating Presidente Duterte sa Dumaguete sa susunod na maisog. O nga pala ho, tuloy ang maisog rally. Kung napigil nila sa Bustos, tuloy po tayo sa Dumaguete, the city of gentle people. So dyan po gaganapin ang maisog rally sa 7 ng Mayo at magsisimula po tayo ng alas 6. Anyway, mukhang ito po talaga, itong PDEA leaks nito, ang dokumento na binanggit ni Presidente sa Davao na pinakita sa kanya ng PDEA na ebidensya na gumagamit nga ng pinagbabawal na droga ang ating Presidente. Now, ang naging deklarasyon ng committee chairman na si Senator Bato de la Rosa ay tama naman. Hindi AI itong dokumentong ito. At ito'y pinatutuhanan na, so ito'y totoong dokumento. That the documents exist. Number two, na may in-interview na confidential informant ang ahente na nagsabi na meron siyang personal na pagkakaalam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente
at ni Marisa Soriano sa 43C sa Rockwell. So yan ang kanyang pinatutuhanan. At pangatlo, na naghanda sila para raidin yung premises na yan pero tinigilan na isang mataas na opisyales ng PDEA. Siyempre, ang tanong sa ating mga isipan ngayon, kung gumamit siya noon, gumagamit pa kaya siya ngayon? Well, alam nyo, naiisip ko kasi yung mga sinabi rin. Eh, minsan, yung dating congressman na Arnie Teves, na may binanggit siyang pangalan. At yung pangalan na binanggit niya, di umano, ay isang tao na nagpasok kay BBM sa isang rehab facility sa Southern Spain bago mag-eleksyon. So sana nga, kung makakabalik si Congressman Arnie Teves, eh, mapatutuhanan din niya ito. At kung mapipresenta nga yung testimonya ng taong yan para magpakita na from 2012 hanggang ngayon, at least bago mag-eleksyon, at ang eleksyon naman ay 2 years ago lang, 2020, eh gumamit pa rin ng droga ang presidente. At kapag yan ay napatunayan, may likelihood na hanggang ngayon gumagamit pa rin ng droga. Alam nyo naman kung bakit tayo maaabala dyan, no? Eh ngayon po, ang desisyon ng presidente, eh kaladkarit tayo sa isang gera na ikamamatay ng mga Pilipino. Nako, wag naman sanang gawin yung ganyang desisyon na wala siya sa tamang pag-iisip. Wag naman po. Kaya, kalampagin ng presidente. May karapatan kami, Mr. President. Sang-ayon sa saligang batas, sa impormasyon na nakaka-apekto sa aming pang-araw-araw na buhay. At yung iyong pag-iisip, kinakailangan linawin mo kung meron ka, ikaw ay nasa sapat na pag-iisip sa paggawa ng desisyon tungkol sa buhay o kamatayan ng mga Pilipino sa isang gera na hindi naman natin na mapapanalo. At siyempre, kung makakaladkat tayo sa gera ng isang taon wala sa tamang pag-iisip, eh paano na yung mga problema na pang-araw-araw? Gaya ng mataas sa presyo ng bilihin, kakulungan ng trabaho, mababang sweldo, paano naman yan mabibigyan ng lunas kung wala sa tamang pag-iisip? Lilinawin ko po ha, hindi ko pa sinasabi na talagang kumpirmado na drug user ang presidente. Hindi pa po. Pero ngayon po, kinakailangan magsalita na siya. Totoo or hindi, at ang pinakamagandang prueba na hindi ay hair follicle test. Tera na, Mr. President. Kung wala tayong tinatago, mag-hair follicle test na tayo. Pero alam nyo, nag-iipekto niyang patutuhanan na yan. Abay, nagwagi ang Maharlika. Matapos siraan ng Malacanang na parang lukaret, na parang ano lang daw, bitter, maasim, dahil hindi nabigyan ng posisyon o humingi ng pera, ayan pala ang Maharlika nagsabi ng katotohanan. At yan ay nagpakita rin na A1 talaga ang kanyang mga puting ahas at hindi imbento. Ngayong napatunayan na na A1 ang mga sources ni Maharlika, e paano na yung ibang issue na binabato niya sa mag-asawang Marcos? Merong issue na pinakita naman niya yung video na tinatawagan niya yung asawa ng dating Secretary of Foreign Affairs at sinasabi, may mga pinadala akong dokumento tungkol sa kaibigan ko na pinangalanan niya na Francis Chua, na meron daw decision sa mga korte, pinapa-authenticate lang sa Istanbul, at bahala ka na. At ang sabi ni Maharlika nga, ito'y tungkol sa pakikidnap ng mga minor de edad na siguro po ay nasa gitna ng isang custody battle. Yung aligasyon na yung ating ISAF ay may kinalaman sa extraction sa Turkey. Bakit po? Abay, paglabag po yan sa suberenya ng Turkey. Maski po si Eichmann na talagang the father to of the Jewish solution na patahin lahat ng Hudyo nung siya'y kinidnap sa Argentina at dinala sa Israel para litisin, ay nagprotesta po ang Indonesia. Ang Indonesia tuloy, nagprotesta po Argentina. Kasi nga po, kapag ang pulis na dayuhan ginawa ang kanyang trabaho sa isang foreign na territory, linalabag mo yung suberenya ng bansang yon. Kasi ang suberenya, exclusive. Walang po pwedeng magpatupad ng batas kung hindi yung mga opisyalis lamang ng bayan na yon. So kung mapapatunayan po talaga na makinalaman ang ating ISAF sa pagdudukot ng mga minor de edad sa Turkey, eh baka magprotesta po ang Turkey. Alam niyo yung sa Argentina, Eichmann na po yan ha, na kinamumukhian talaga dahil siya talaga ang author ng the solution to the Jewish pinangalagaan pa rin ng Argentina, yung kanilang soberenya. Nako, hindi po titigil sa kakangawa ang Turkey. Lalo na ang Turkey po ay naninindigan, ha? Yan po ay lumalaban sa mga Amerikano at talaga napaka-boka laban sa genocide sa Gaza. Ibig sabihin, wala kaming pakialam, Pilipinas, kung kayo ay sunod-sunuran sa mga Amerikano. Kami, matagal nang butwas ang aming mga mata at hindi kami papayag na babuyin ang ating soberenya. Pero siyempre, ang mas importanting bagay pa na dapat natin pag-usapan ng mga panahon na yon, eh hindi pa First Lady si Lisa Araneta Marcos. Siya ay, sabi nga doon sa tape, campaigning in Bacolod. Bakit ang isang
asawa ng isang presidential candidate ay po pwedeng maghimasok sa asawa ng Secretary of Foreign Affairs para tulungan ang isang extraction o kidnapping galing sa Turkey. Naku, matindi po yan dahil...